Good afternoon sa inyo pong lahat and magandang tanghali sa aking partner, ADG John. Magandang tanghali sa iyo, partner. Lunes na naman. Magkasama na naman tayo sa Bagong Pilipinas ngayon. Handa ka na ba, partner? Handa ka na ba dahil susunod-sunodin ko na to, ha? Ang mga bala, Madami-dami ba to? Marami-rami, partner. At alam kong kayang-kaya mong sagutin lahat to. Kaya, sana. Yes. Unahin natin, ADG. Suportado ito ng National Security Council ang panawagan na i-expel ang Chinese embassy personnel na nasa likod ng umunoy recording ng New Mode deal sa Ayungin Shoal. Can you give us more details about this? Yes, ito po kasing panawagan na ito ay nagmula kay Secretary Chodoro when he asked na itong mga responsabling opisyal sa Chinese embassy for all of this disinformation, fake news, misinformation, malinformation has to be expelled from the Philippines. At si National Security Advisor Eduardo Anyo fully supports this initiative kasi kumbaga narating na yung sukdulan, no, in terms of diplomatic practice on the part of the responsible officials in the Chinese embassy kasi itong di umanong new model na ito, no, na napakainit na issue. Ang sinasabing kausap nila ay ang Westcom. Ngayon, yes. Partner, isipin natin, bakit mo kakausapin ng Westcom? It is a low-ranking official in the greater scheme of things, no? Kasi meron kasing mga tinatawag na official procedures, official protocols. Kung makikipag-usap ka sa isang bansa, hindi ka makikipag-usap sa head ng Western Command. Makikipag-usap ka sa, yes, you know, ambassador, who is the official representative of the Philippine government, or a cabinet member who is an alter ego of the president. Yung mga tao na merong authority na makipag-usap. And then, ang mahirap dito, ang kausap pala nila is ay low-ranking official. And then, they expect na kung ano man yung napagkasunduan dun, kung meron man, no, di umano, is binding of the Philippine government. So, medyo sablay yata yung ganong sistema at pinag-aaway-away yung ating mga itong ating bansa. At hindi lamang si isyong ito, no? Kahit yung media, pinadratangan din ng Chinese embassy na siyang tagmamanipula di umano ng mga nangyayari sa West Philippine Sea, na ang gobyerno daw ay inuudyokan ng media at media naman. So, ang dami ng disinformation, fake news, malinformation na nagagaling sa Chinese embassy. Kaya inisip namin na tama nga naman na panahon na para we call for the expulsion of these responsible officials kasi they are violating the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kailangan hindi nakikialam mga diplomats. They are guests in our country. Kailangan hindi sila nakikialam sa mga internal affairs of the country. Hindi kasama dito yung kasama ba dito yung ambassador ngayon ng China sa bansa, yung sa mga panawagan yung sa mga Chinese embassy personnel na ito na sinasabing i-expel? Well, para kasi sa amin, who is responsible for this disinformation, misinformation? So, kung sino yung nagpakalat nung di umanong transcript na yon na hanggang ngayon transcript pa rin na hindi naman natin alam kung tunay nga yung kung saan nang galing, yun ang mga kailangan sa tingin namin, kailangan i-expel ng ating bansa. Kasi nga, pag ikaw ay isang diplomat, una-una, kailangan sumusunod ka sa mga batas ng Pilipinas. Pangalawa, ginagalang mo yung Republika ng Pilipinas. Pangatlo, hindi ka nakikialam sa mga internal affairs ng bansa. And for that reason, kaya namin sinusuportahan yung panawagan ni Secretary Gilbert Chodoro. Alright, maraming salamat, ADG. Ito naman sa isa pang usapin. Meron pa rin? Pangalawa pa lang to out of many. Posible raw na may island building activities sa Escoda o sa Bina Shoal matapos makita ng PCG itong mga crushed corals doon. Ano ang masasabi ng NSC dito? Ito ba ay maituturing nyo na isang reclamation attempt? Well, we are alarmed by this, partner. The National Security Council is alarmed by this. Kaya nung na-receive namin ng report from the Philippine Coast Guard, kaagad nag-utos si Secretary Eduardo Anyo na ilabas ito sa publiko in consonance with our transparency policy. Kaya hindi natin tinatago kung ano yung mga nangyayari sa Bina Shoal. And this comes very close to Pag-asa Case 1, 2, and 3, partner, no? Again, crushed coral na naman. Obvious na it's from another place, nilagay doon, and now we are seeing it in Bina Shoal. So, yes. We are alarmed by all of this development, at kaya
the National Task Force West Philippine Sea, led by Secretary Anyo, has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea, within our 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasi wala pong magbabantay dyan kundi tayo. It is our responsibility under international law na bantayan at siguruhin na yung environment dyan at hindi nasisira at hindi nagkakaroon ng mga reclamation activities. Alright, kailangan talagang mabantayan yan. Mamaya, meron ng isla dyan. Tama. Alright. Kaugnay pa rin sa West Philippine Sea, ADG, may makakasamang Japan at Sweden National sa pangalawang civilian mission sa West Philippine Sea ngayong linggo. Yes. So ano ang detalye nito? Well, partner, una-una kasi itong atin ito, it's a civilian mission. Wala pong kinalaman ang pamahalaan. Not any one of the government agencies are involved in the planning or organizing of this civilian mission. So, kung nag-imbita sila ng mga dayuhan dito, they are well within their rights to do so. Kami po sa National Security Council, wala kaming objections. Okay. For them to hold this civilian mission because pasok naman sa ating karagatan ang Bajo de Masinloc. Kaya they are free to do whatever they do dito and sana maging matagumpay yung pagbibigay nila ng tulong kasi the objective nitong mission na ito ay tulungan yung ating mga mangingisda sa parting yan ng West Philippine Sea. So magdadala sila ng mga supplies, pagkain, at mga baka may mga donasyon, 'di ba? Dati tumanggap rin sila ng donasyon. That's right, partner. So mga donasyon, krudo, no? Pagkain ay dadalhin nila sa ating mga mangingisda, particularly yung mga taga-Sambales and Pangasinan na siyang nangingisda dyan sa parte ng West Philippine Sea na yan. Pero ngayon sinabi, ADG, ng isang maritime expert na magpapadala ang China ng umano'y huge force para daw harangin ang Scarborough Shoal mula dyan sa civilian mission. May impormasyon na ba ang NSC tungkol dito at anong magiging hakbang ang pamahalaan sakaling ito ay mapatunayan? Well, partner, ang responsibilidad ng pamahalaan dito is to ensure maritime safety. No? Kailangan siguruhin natin na yung ating mga kababayan na sumama dyan at in the foreign nationals that they have invited ay maayos yung kanilang kalagayan during the civilian mission because since pasok yan sa ating West Philippine Sea, our 200 nautical miles exclusive economic zone, tayo yung may karapatan at mayroong mandato at responsibilidad na siguruduhin na sila ay maayos. And I understand, nakipag-coordinate na ang atin ito coalition sa Philippine Coast Guard. No? And nag-uusap sila sa ngayon para magkaroon ng protocols at mabantayan din. No? Kasi meron naman tayong regular na patrol sa West Philippine Sea. So, sa tingin ko, magkakaroon ng oportunidad ang Philippine Coast Guard at ang convoy na ito na magsama at a certain point sa karagatan. So, nandyan po ang ating Philippine Coast Guard para bantayan at siguruhin ang kapakanan ng mga kasama sa atin ito, civilian convoy. Ilan ba itong civilian convoy na to? Ilang tao ang magpa-participate? Ilang barko? Well, I don't have the details, all the details, partner, but sa nababasa ko sa media, merong 2 hanggang 5 na mga malalaking vessels. Fishing vessels na silang kinuha. At meron ding mga 100 or more na maliliit na bangka na manggagaling naman sa Sambales na siyang sasama sa kanila. Kasi meron silang mga activities na gagawin. So marami-rami rin pala. May mga small pa pala boats na aaligid doon. Eh, itong huge force, para namang nakakatakot yung pagkasabi na may huge force na haharangin ng China ang mga aktibidad na ito. So, ano ba yan? Pag nakakita sila ng kahit isang barko, eh yung dati nga, hindi naman huge force. Parang isa lang ba ata yung nakita o dalawa, umatras na agad. So, well, nasa sa kanila yan. Kung depende na to sa kanila. Depende na yan sa kanila. I'm sure makikipag-coordinate sila sa Coast Guard kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Siguro, ang pakiusap na lang natin sa People's Republic of China ay igalang nila yung paglalayag nitong mga barkong ito kasi they're civilian.
They are not in any way connected to the government. Civilian po itong mga ito. And kilala itong mga ito, itong mga personalidad na ito sa ating bansa. They can check and recheck. They know na these are civilian vessels, no? Na pupunta dyan sa Bahodam Masindok. So, I don't think it will be good for them kung magkaroon ng insidente. Huwag naman po sana kasi these are people who only mean well. They've been wanting to help. They want to volunteer. Yes. They just want to give supplies, diba? So, sana naman ay maging maayos itong mission na ito. Yan, pagdasal nating lahat. Yes, partner. Yes. And sa ating mga kababayan, pagdasal natin yung success ng mission na ito. This is a civilian mission and sana igalang ng China yung ganitong klaseng nature nitong civilian mission na ito. At sana wag naman nilang gawin kung ano man yung pinaplano na, no? The huge force na sinasabi. I mean, quote-unquote. That's right, yes. All right. Sa ibang usapin naman, ADG, ipinalabas ng Korte Suprema ang deklarasyon na ang red tagging ay banta sa buhay, kalayaan at seguridad. Anong masasabi niyo dito? Well, meron po kasing desisyon na linabas ang Supreme Court on this case. Kalimutan ko na lang yung title ng kaso, no? And in that case, there was a petition for a writ of amparo. And sabi ng Supreme Court, mali daw na yung regional trial court ay kaagad-agad dinismiss yung kaso without giving the state or the government an opportunity to respond. So it was more of a procedural lapse on the part of the regional trial court. At ang sabi ng Supreme Court, rinimand pabalik sa RTC and to begin summary hearings. In the course of the discussion, the Supreme Court said that red tagging is ganito. Pero let me just clarify, partner, the Supreme Court decision never mentioned NTFLCAC as responsible for red tagging. Wala pong nakalagay doon, no? In fact, the NTFLCAC is not a party to the case. It was not impleaded in that case itself. So, paano ngayon na uwi sa idinidikit yung NTFLCAC dito sa decision na ito? If you read the 39-page decision of the Supreme Court, never did it say that the NTFLCAC is a red tagger. Ito lang ang mga makakaliwang grupo ang dumidikit dun sa decision ng Supreme Court. Di umano, ginidikit ito sa NTFLCAC. Wala pong kinalaman whatsoever ang National Task Force to End Local Armed Conflicts sa decision na ito, and never did the Supreme Court link or relate red tagging to NTFLCAC. So, maliwanag po yan. Ito lang pong mga makakaliwang grupo ang pinipilit na dinidikit ang NTFLCAC sa red tagging. All right. Speaking of mga grupo na to, ano, anong masasabi ng NSC sa panawagan ng mga grupo na sinasabi mo nga na buwagin ang NTFLCAC? Well, gusto nilang pinabubuwag niya ang NTFLCAC kasi nga sabi daw ng Supreme Court. But I already said na wala namang kinalaman yung NTFLCAC sa kaso or naging desisyon. Pangalawa, they're imagining things kung sa tingin nila ang Pangulo ay mag-i-abolish ang NTFLCAC. Because unang-una, alam naman natin na during the last NTFLCAC meeting in Malacañang, napakaliwanag ng sinabi ng Pangulo na he is happy with the accomplishments of the NTFLCAC. Pangalawa, yung amnesty program ay kanyang pinapa-implement na sa NTFLCAC para yung mga bumababa mula sa bundok ay mabigyan na ng amnesty at tulong mula sa pamahalaan. Pangatlo, sinabi din ng Pangulo na tulungan, dagdagan yung pondo para sa lahat ng barangay development program activities and barangays this year. So, sa tanong ko lang, partner, yan ba ang aksyon ng isang pangulo na may planong buwagin ang NTFLCAC? In fact, the president is the head of NTFLCAC. Yes. So, I don't think that will happen very soon kahit ano pa naman yung panawagan nila. Pangalawa, unfounded talaga and uncalled for ito mga panawagan na ito because nandito na po tayo sa punto na malapit na nating matapos ang NPA. No? 9 guerrilla fronts na lang ang naiiwan, lahat weekend pa, 1,000 na lang ang may armas, matatapos na natin. So itong mga gusto
na ibawagin ng NTFL-CAC, very obvious na ang gusto nila ay hindi magtagumpay ang pamahalaan. Mm-hmm. Gusto nila magtuloy-tuloy lang ang NPA, gusto nila magulo pa rin yung ating mga barangay. And bakit ganun? Bakit sila anti-peace? Bakit sila anti-development? Eh, tanongin natin sila, bakit gusto nilang tuloy-tuloy na lang ang New People's Army sa ating bansa. Mm-hmm. Alright, maraming salamat, ADG John. Pero bago ka pakawalan muna no, na mga tanong, meron pang pahabol na tanong mula naman kay Tuesday New ng DZBB. Ano ang gagawin ngayon na nakita ng may attempt sa reclamation dyan sa na-reclamation sa Escoda Shoal? Well, Tuesday, no? Siguro ang gagawin natin, well, very clear yung directive ni Secretary Eduardo Anyo na paigtingin yung ating monitoring and surveillance mm-hmm. sa lahat ng features natin, particularly yung occupied natin, pangalawa yung Pag-asa Case 1, 2, and 3, pangatlo naman dito sa Sabina Shoal. Mm-hmm. No? Ang mandato ng ating bansa under the 2016 arbitral ruling is clear, siguruhin na walang reclamation attempts na mangyari dyan. So we will do what is necessary para pigilan kung ano man ang mga nangyayari dyan. We will intensify surveillance in those areas and deploy more mm-hmm. assets for maritime mm-hmm. patrol. Eh kung tayo na lang kaya mag-reclaim, ano kaya yun? No? Well, alam mo partner, maunahan mo na, no? Kung meron mang bansa na may karapatang mag-reclaim dyan or maglagay ng artificial mm-hmm. islands, yan po ang Pilipinas. Mm-hmm. So kung gusto mo mauna dyan partner, susunod kami sa'yo. Alright, maraming salamat sa mga update mo, ADG John.